Magandang araw! Tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo para sa aralin-anim na may paksang pag-unawa sa akdang binasa. Ang kompetensi, napapaunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa pamamagitan ng paghinuha batay sa mga ideya o pangyayari sa akda ng dating kaalaman kaugnay sa binasa. Para sa panimulang gawain, gawain sa pagkatuto bilang isa gamit ang iyong sariling kaalaman, ibigay ang mga bagay na maaari mong iugnay sa sariling pinag-uusapan. Subukan natin. Una, maaaring iugnay sa COVID-19 ay ang frontliner, blended learning, IATF, lockdown, ayuda, quarantine, virus, at face mask. Subukan mo kung mayroon ka pang ibang mga salita na maaaring may ugnay sa salitang COVID-19. Sa pagtalakay ng pag-unawa sa akdang binasa, ano nga ba ito? Ang pag-unawa ay mas nahahasa sa tulong ng dating kaalaman o ng mga karanasan ng mambabasa. Sa pamamagitan ng dating kaalaman o ng mga karanasan, naihahambing at naiugnay natin ng mambabasa ang kontekstong ipinapakita sa isang akda. Una, ang dating kaalaman o mas kilala bilang prior knowledge ay tumutukoy sa mga kaalamang nakaimbak sa ating kaisipan na nakakuha o nakuha mula sa mga bagay na ating nakita, narinig, at nabasa. Pangalawa, ang ating mga karanasan ay isang malaking tulong upang mas madaling maunawaan ang isang akda. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga detalyeng ipinapakita ng isang akda, naiuugnay natin ang mga konseptong ito sa ating personal na karanasan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, basahin ang tula. Damhin ang mensaheng ipapakita ng tula. Sabayan niyo ko. Sulat ni Nanay at Tatay. Isinulat ni Reverend Father Ariel F. Robles. Sa aking pagtanda, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Kapag dala ng kalabuan ang mata, ay nakakabasag ako ng pinggan o nakatapo ng sabaw sa pagkainan. Huwag mo sana akong kagagalitan. Maramdamin ang isang matanda, nagsaselfiti ako sa tuwing sinisigawan mo ako. Kapag mahina na ang tenga ko, at hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, huwag mo naman sana akong sabihang bingi. Pakiulit na lang ang sinabi mo at pakisulat na lang. Pasensya ka na anak, matanda na talaga ako. Kapag mahina na ang tuhod ko, pagtiyagaan mo sana akong tulungang tumayo. Katulad ng pag-alalay ko sa iyo nung nag-aaral ka pa, lumakad. Pagpasensyahan mo sana ako. Ako man ay nagiging makulit at paulit-ulit na parang sirang plaka. Basta, pakinggan mo na lang ako. Huwag mo sana akong pagtatawanan o pagsasawa ang pakinggan. Natatandaan mo anak noong bata ka pa. Kapag gusto mo ng lobo, paulit-ulit mo yung sasabihin. Maghapon kang mangungulit hanggat hindi mo nakukuha ang gusto mo. Pinagtiyagaan ko ang kakulitan mo. Pagpasensyahan mo na rin sana aking amoy. Amoy matanda. Amoy lupa. Huwag mo sana akong piliting maligo. Mahina na ang katawan ko. Madaling magkasakit kapag nalamigan. Huwag mo sana akong pandirihan. Natatandaan mo noong bata ka pa, pinagtiyagaan kitang habulin sa ilalim ng kama kapag ayaw mong maligo. Pagpasensyahan mo sana kung madalas ako'y masungit. Dala na marahil ito ng katandaan. Pagtanda mo, maiintindihan mo rin.
Kapag may konti kang panahon, magkwentuhan naman tayo, kahit sandali lang. Inip na ako sa buhay o sa bahay, maghapong nag-iisa, walang kausap. Alam kong busy ka sa trabaho, subalit nais kong malaman mo na sabik na akong makakwentuhan ka. Kahit alam kong hindi ka interesado sa mga kwento ko. Natatandaan mo anak, noong bata ka pa, pinagtiyagaan kong pakinggan at intindihin ang paulit-ulit mong kwento tungkol sa iyong teddy bear. At kapag dumating ang sandali na ako'y magkasakit at maratay sa panig ng karamdaman, huwag mo sana akong pagsawaang alagaan. Pagpasensyahan mo na sana kung ako man ay maihi o madumi sa higaan. Pagtiyagaan mo sana akong alagaan sa mga huling sandali ng aking buhay. Tutal, hindi naman na ako magtatagal. Kapag dumating ang sandali ng aking pagpanaw, hawakan mo sana ang aking kamay at bigyan mo ako ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan. At huwag ka mag-alala kapag kaharap ko na ang Diyos na lumikha. Ibubulong ko sa Kanya na pagpalain ka sana dahil naging mapagmahal ka sa iyong ama't ina. Sulat ni Nanay at Tatay, isinulat ni Reverend Father Ariel F. Robles. At para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, sagutin ang mga tanong. Una, kanino iniaalay ang tulang akda? Iniaalay ang tula sa mga anak. Mensahe na mula sa Nanay at Tatay. Pangalawa, ano-ano ang mga kahilingan ng Nanay at Tatay? Ang mga tanging kahilingan ng nanay at tatay ang unawain, pagpasensyahan at patuloy silang mahalin, pahalagahan at alagaan hanggang sa sila'y pumanaw. Pangatlo, ano-ano ang mga ginawa ng mga magulang para sa kanilang anak? Ang ginawa ng mga magulang para sa kanilang mga anak ay unang-una ay ang minahal sila sa abot ng kanilang makakaya. Inalagaan, pinag-aral, ginabayan, pinotektahan at higit sa lahat, ipinaunawa ang pagkilala at pagtitiwala sa Diyos. Pang-apat, ano sa tingin mo ang layunin ng may akda sa pagsulat ng akdang ito? Sa tingin ko, ang tanging layunin ng may akda sa pagsulat ng akdang ito ay upang ipaalala sa atin hindi ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na unang ipinadama sa atin ng ating mga magulang na sa kanilang pagtanda, manatili at patuloy na mga babaw. Panglima, kung ikaw ang magulang, tama lang bang ihanay sa mga anak ang kanyang kahilingan? Kung ako ay isang magulang, higit na nararapat na patuloy na iparamdam sa kanila ang pagmamahal. Sa pamamagitan nito, ang anak ay hindi na kailangan panghingian ng ano paman sapagkat ito'y kusa at dadaloy sa kanilang pagkatao. Pang-anim, bilang anak, anong magiging tugon mo rito? Ang tanging magiging tugon ko rito ay isang tunay na pagmamahal at walang hanggang pag-aaruga kahit na hindi nila hilingin. Buong puso ko itong ipagkakaloob at iaalay. Pampito, paano mo maihalintulad ang nasabing akda sa iyong mga karanasan sa iyong tunay na buhay? Maihahalintulad ko ito sa karanasan ko sa tunay na buhay nang magkaroon ng karamdaman ng aking ina. Ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal at gayon din siya sa akin. Lubos ang kanyang pasasalamat na maranasan ang pag-aalagang hindi niya inaasahan. At para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, gumawa ng isang liham na tutugon sa sulat ng nanay at tatay sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Ilagay sa liham ang iyong naisip at naramdaman patungkol sa mga konseptong nabanggit. Narito ang halimbawa. Sa aking nanay at tatay, una sa lahat, lubos kong ipinagpapasalamat sa Diyos na ako ang naging handog niya sa inyo. Sapagkat kung anuman ako ngayon, iyon ay bahagi ng inyong walang hanggang pagmamahal, pag-aaruga at paggabay sa akin. Maaari na lamang dagdagan at ibigay,
inyong paliwanag o konsepto sa bahaging ito ng gawain. Muli, huwag kakalimutang magbigay ng refleksyon sa bahaging ito na naunawaan ko na, nababatid ko na, at kailangan ko pang malaman. Maraming salamat sa Pabit 4A ng Learner Materials ng Calabarzon o CLM Calabarzon at ang paggamit ng bilang lunsaran ng sulat ni Nanay at Tatay mula kay Reverend Ariel. Muli, maraming salamat.